Good evening. Welcome to LA First Filipino Church of the Nazarene. Yep, kami po ang inyong Los Angeles First Filipino Church of the Nazarene. Yun. Please subscribe to our social media accounts, Instagram, Facebook, and YouTube. Join our church every Sunday, 9 a.m., Wiley Chapel, 3401 West 3rd Street, Los Angeles, California. So, nandito po tayo ulit sa ating journey of a lifetime. This is to ensure everyone reads the entire Bible sa aming flock. And lahat po ay inaanyayahan namin na mag-walk through the Bible at mas lumalim pa sa salita ng Diyos. So, nako, malapit na po tayong matapos. Nandito na tayo sa 2 Peter. Lahat po to tapos na. Na-discuss na natin. Kung gusto niyo pong panoorin, nasa YouTube lang yan, nasa Facebook lang yan. And you can ask sa amin kung ano yung link and we can send you para po makumpleto niyo na, no, ang books of the Bible. So, siyempre, ang sumulat. Sino sumulat? 2 Peter. Eto, si Pedro pa din. So, alam naman natin na ang second epistle of Peter ay isa sa mga general epistles. No? Nagsimula tayo kay James, then kay Peter, and then, ako, next week, nasa John na tayo. No? Ito yung tatlong epistles o sulat ni John. And then, John kay Jude. So, let's start. At makarami tayo. Marami tayo mapag-usapan ngayong gabi. 2 Peter, the letter to God's elect. So, naalala nyo naman na si Pedro ay kilala sa kanyang manok. Ano, dahil nga tatlong beses tumilaap at dininay niya ang Panginoon. Doon siya na-associate. No? Pero, alam nyo ba na last time, no, sa 1 Peter pinag-usapan natin sino ba si Pedro, ano, at doon natin diniscuss kung sino siya. Pero ngayon, alam niyo, itong pagkakasulat sa pangalawa niyang libro, itong second epistle na to ni Pedro ay sinulat noon bago siya mamatay. Okay? So in his first letter, no, Peter wrote to encourage Christians na nakakaranas ng mga suffering, persecutions, no, from without, no. However, dito naman sa letter na to, ang concern naman ni Peter ay yung mga dangers within the church, no, kumbaga the enemies within the church. So apparently, heresies and immorality had crept into the church, kaya naman to si Pedro ay nagpadala ng sulat para i-warn, no, at exhort ang simbahan. At bago mamatay si Pedro, kumbaga, he wanted to assure Christians of the truth and to impress upon them the necessity ng patuloy na paglago sa buhay spiritual. Ayaw niya na madagit tayo ng mga false teachings. So kaya outline din natin to, hatiin natin sa tatlo dahil ito ay may tatlong chapters. Sa chapter 1, it's about encouragement to grow spiritually. Sa chapter 2, these are warnings, no, concerning sa mga false teachers na nagkalat ngayon. At sa chapter 3, it's about the day of the Lord. So let's start, no. Alam niyo, maganda tong 2 Peter kasi talks about spiritual growth, no. Kumbaga, ang Kristiyano hindi lang naman enough na ma-save tayo. No, a Christian must continually grow spiritually. Dapat nag-grow tayo. Katulad sa discipleship, nagsimula tayong spiritually dead and then we become spiritual infant, pinanganak tayo sa Panginoon, then we become spiritual child, no? Naging bata tayo spiritually and then naging spiritual young adult. At ang goal natin, dapat maging spiritual parent tayo na kung saan ay nagdi-disciple tayo. No, kumbaga, kung tatanungin natin, ano ang karakter ng isang Kristiyano na nag-grow
no, sa grasya ng Panginoon. Sinulat siya ni Pedro sa 2 Peter 1:5-6. Ang sabi niya, and beside this, giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue, knowledge, and to knowledge, temperance, and to temperance, patience, and to patience, godliness. Ayan. So, yan na yung mga sangkap sa ating paglago. Huwag nating kalilimutan. At ano naman daw ang attitude natin? Dapat, ano? Kumbaga, what is a growing Christian's attitude towards sa ibang tao? Sinulat din ni Pedro yan sa verse 7. Sabi niya, supplement godliness with brotherly kindness. And brotherly kindness with love. Yan. Kaya nga po, ang aming denomination, ang Nazarene, ay meron tinatawag na Nazarene Compassionate Ministry. Nazarene Compassionate International. No? Ganun din. Ganun din sa simbahan na lokal. Meron din kaming Compassionate Ministry kung saan ay tumutulong kami dun sa mga nangailangan lamang. Hindi yung sa tamad na tayo magtrabaho. Kasi araw-araw yata nakaka-receive kami ng message na nanghihingi ng pera. Eh, no? Ang magandang paalala rin po na tinutulungan namin yung dapat tulungan at mga simbahan at mga movement or mga kumbaga mga kung saan pwedeng mag-work ang Panginoon. Kung wala po kayong pambayad ng Miralco, eh hindi po kami makakatulong dyan. So, ayan, dapat po tayong magtrabaho at magpursige sa buhay. Alright, so ngayon, ang tanong, ano naman yung dapat nating isipin, no? Na, kumbaga, what are we to think of a Christian na who does not demonstrate these qualities na binanggit natin kanina. No? Sinulat din yan ni Pedro sa verse 9. Sabi niya, but he that lack these things is blind and cannot see, no, from afar and had forgotten that he has purged from his old sins. Yan, tinatawag kanyang bulag at nakalimutan mo na hinugasan ka ng Panginoon sa iyong mga kasalanan. So, kaya minsan hindi nag-grow ang tao dahil tayo na mismo may kagagawan kung bakit hindi tayo lumalago. Alam nyo, sa 2 Peter naman, chapter 1, verse 21, no, it tells us how God's word came to be written down. Paano ba sinulat? Pinaliwanag din ni Pedro kung paano sinulat ang salita ng Diyos. No, sabi niya, for prophecy never had its origin in the human will. But prophets, though sila ay human, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. So Holy Spirit ang may kagagawan, no, ang nag-i-inspire, ang sumasalo, no, para maisulat ang salita ng Diyos. Ngayon, sa pangalawa naman nating outline, these are about the warnings concerning false teachers na kung saan napakadami ngayon. No, sa section na to, itong si Pedro ay pinaalalahanan tayo ng coming of false teachers and their certain doom. No, kumbaga anong mangyayari sa kanila rin, di ba? Kumbaga, actually nag-cite siya ng tatlong examples, no. Kapag ka ikaw ay wicked, no, at saka false teacher, ito daw ang iyong ito daw ang iyong dadanasin. Sabi niya, may tatlo siyang example na pinaalala na mula sa past. Kung naalala niyo mga story na to. For if God did not spare angels when they sinned, but cast them into hell and committed them to pits of darkness reserved for judgment. Yun. Ayan ang dadanasin natin pag naging false teacher tayo. Nasabi niya, and did not spare the ancient world, but preserved Noah, a preacher of righteousness, with seven others when he brought a flood upon the world of the ungodly. So, kumbaga, example na ni Pedro na sinulat niya na kapag ikaw ay false teacher, nadanasin mo rin ang kumbaga flood na dinanas ni Noah. No, kung ikaw ay false teacher, ay nako,
Sabi dito, and if he condemned the cities of Sodom and Gomorrah to destruction by reducing them to ashes, having made them an example to those who love, to those who would live ungodly thereafter. So ito kumbaga paalala rin ni Pedro na mangyayari din sa isang false teacher kung ano yung nangyari sa Sodom and Gomorrah. So alam nyo, madami pang pwedeng matutunan, no, sa mga chapters na to. Pero tingnan natin ano pwedeng makita natin doon sa chapter 3, no. Ito naman ay patungkol sa the day of the Lord, no. Ngayon si Pedro, he talks about the promise, no, ng pagbalik ng Panginoong Hesukristo. It appears na itong mga false teachers ay kahit naman ngayon, no, nagdi-dispute sila sa mga teaching na the Lord will return. Kumbaga, or alam daw nila kung kailan darating ang Diyos. No, pero kumbaga, tingnan natin ano ba yung sinulat ni Pedro. Sabi niya sa verse 8 ng chapter 3, "But do not forget this one thing, dear friends. With the Lord, a day is like 1,000 years, and 1,000 years like a day." No, are like a day. So, imposibleng malaman mo kasi nga, hindi naman swak yung oras natin sa ating timeless God. So, importante, no, na kumbaga, isang pamantayan, pag napansin mo na sinasabi ng isang guro sa pananampalataya, false teacher, na alam niya kung kailan babalik ang Diyos, ano na yun. Kumbaga, dapat blinking light na yun. Kumbaga, dapat warning na sa iyo, di ba? So, the day of the Lord will be that the period of judgment, also called, tribulation. Yun. So, ano ba sabi ni Pedro dito? Darating daw ang pagbabalik o ang pagwawakas on tribulation on the day of the Lord, na parang isang magnanakaw sa gabi, no? This will come as a thief in the night. Now we will deal, no, sa mga subject na to pagka dumating na tayo sa libro ng Revelation. Ayan. Ngayon sa verses 11 to 15 naman, dapat ang makikita natin dito ay yung mga what kind of life we should live, no, while waiting for His coming. Since pinag-usapan natin tribulation, day of the Lord, end of the times, paano ba daw tayo mabubuhay? Sabi ni Pedro, pinangaralan niya tayo na mamuhay tayo sa kapayapaan, spotless, at blameless. So ini-encourage na tayo, no, to be holy. Ngayon, sa chapter 3, verse 16, ito maganda to kasi dito, Peter refers to doon sa mga writings ni Paul at tinawag niya itong scriptures. Nako, alam niyo naman, nagkaroon ng kiskisan tong dalawang to, si Paul at si Peter. Pero this time, no, ina-acknowledge na na yung writings ni Paul ay scriptures. It is very significant, no, that one New Testament book cites another New Testament writing kasi it gives, no, na kumbaga yung nasusolidify yung status nito na totoong scripture to, no. Binanggit niya pa nga, sabi niya, he, pinatutungkulan niya si Paul, speaks about these things in all his letters, in which there are some matters that are hard to understand, the unthought and the unstable twist them to their own destruction, as they also do with the rest of the scriptures. So tinawag niya, no, na scripture yung ginawa ni Paul. So sinarado naman ni Pedro ang kanyang libro sa pamagitan ng admonition to grow in grace. Ayan. Not just to grow in grace, but also in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Sabi niya, 2 Peter chapter 3, verse 18, "Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ." So ayan po. Ayan ang ating pag-walk through the Bible sa 2 Peter. Next attraction, next week, no, susubukan natin na pag-isahin at talakayin kasi maikli lang to. First, second, third John at saka yung Book of Jude.
Alright, so maraming salamat po sa pagsama niyo sa aming gabi, pagsama niyo sa amin ngayong gabi. At thank you po sa patuloy na paglago ninyo sa pamamagitan ng panonood at pakikinig, no, sa salita ng Diyos tuwing Miyerkules. No, ito po ang aming ginagawa, sinasummarize namin lahat ng libro ng Biblia para ma-encourage, ma-motivate tayo magbasa ng Biblia. No, kasi sabi nga, we don't have to reinvent the wheel sa ministry. Turuan mo lang magbasa ng Biblia ang mga tao, ang flock, no, at sigurado, pag nag-preach ka every Sunday, madali nila maintindihan kasi nabasa na nila. Pinapaliwanag mo na lang. So, kung meron pong katalungan, lalo ng aming mga parishioners, eh, nandito po kami para po umalalay sa inyo. Lima po ang inyong pastor at patuloy pong maglilingkod at patuloy po na aalalay sa inyong buhay spiritual. Kagaya nga na sinabi ni Pedro, tayo ay lumago sa ating spiritual life. Maraming salamat po. Magandang gabi. God bless you. Good night. Bye.